Hello guys, so mayroon tayo dito ang inaayos na CRT TV. Sanyo yung brand niya. So yung problema niya guys is meron siyang line sa gitna ng screen. So testing natin siya guys para makita natin kung ano yung sinasabi kong lines sa gitna. So yan guys, yung line na sinasabi ko. Meron lang siyang mga lines na nasa gitna lang ng screen. So next natin na gagawin is open natin yung cover ng TV tap para malaman natin yung trouble sa loob kung ano. So ito na guys yung board ng TV. So dito pa lang guys, meron ako ditong nakikitang may siguradong problema. So meron ditong kapasitor na lumolobo. So yun guys. So zoom lang natin siya guys para makita nyo kung anong kapasitor ito. So yun guys. So ito yung kapasitor na sinasabi ko sa inyo. Ito siya guys. Ito. So parang may nag-leak na siya sa itaas ng kapasitor. So yan guys. Parang siya. So far yan pa lang yung nakita nating trouble or sirang piyesa. So yung next naman, meron ako ditong napansin na ano, may kinakalawang dito sa may bandang itaas. So tanggalin lang muna natin yung board niya. So ito guys, yung sinasabi kong may problema sa itaas, nandito sa may winding ng yoke. So dito siya banda guys. So ito. Meron dito ano, kinakalawang or mayroon siyang asin-asin sa kanyang wire. So yung isang wire nito, kasi dalawa to guys, naka-connect, dalawang wire. Yung isa is putol na siya guys dahil sa kinalawang. So yan siya guys. So mamaya guys, idudugtong natin yan ulit, yung isang wire. So meron din ako ditong napapansin guys, meron ditong mylar capacitor na kinakalawang din. So yung isang panya is putol na. So ito siya guys. So yung value nito guys is 102, 1 kb. So tanggalin lang muna natin yung nakita nating kapasitor kanina para mai-tester natin sa ating DIY TSR kung talaga bang sira na siya. So yan, tanggalin lang muna natin.
So ito guys, yung capacitor, yung value niya is 2,200 microfarad, 35 volts. Yun yung value ng capacitor. At ito naman dito, ito yung ano, nandito yung wire na isa na putol. So ito siya guys. So ang gagawin ko dyan is dudugtungan ko na lang siya ng wire para umabot siya doon sa contact niya or sa terminal niya. So dugtungan natin siya guys. So kadalasan nagkakaroon ng kalawang yung ano, yung yuk pag yung bahay ng may-ari is malapit lang sa may dagat. So talagang kakalawangin yung yuk. Pag kinakalawang yung yuk at saka napuputol yung linya, yung maaring maging problema ng TV is nasa screen, hindi maayos yung picture niya. So yan guys, nadugtungan na natin at naikabit na rin natin siya sa kanyang pinaka-terminal. So ito naman guys na damage na capacitor, itetest natin siya sa ESR DIY. So yan guys, kung mapapansin natin sa tester natin, yung pointer niya is napakataas yung ano, yung resistance. So yan guys. So yung value nga pala nito is 2,200 microfarad, 35 volts. Ito naman yung ating replacement. 2,200 microfarad, 35 volts din siya guys. Pasensya na kayo guys sa ingay kasi umuulan. Binoise over ko lang tong video na to guys. Kasi nung inaayos ko tong TV na to is nandoon yung may-ari kaya hindi ako nakakapagsalita. So yun na guys, naikabit na natin yung capacitor na replacement. So yan na siya guys, nakalagay na. At ito namang naputol dito is na-iconnect ko na rin siya guys. So yan siya. So yung next naman natin na gagawin is tatanggalin natin yung ano, yung mylar na naputol kanina. So ang gagawin ko lang sa mylar
is kakaskasan ko lang yung ano, yung isang paa kasi mahaba pa naman siya, pwede pa siyang maisolda sa board. So lilinisan lang yung isang paa ng mylar at yun pa rin ang ating ikakabit. So ito na yung ano, yung mylar na tinanggal natin. So yung value nito is 102 1 kb. So yan siya guys. So ito na guys, lilinisan lang muna natin yung isang paa bago natin ikabit sa board. So ang next natin na gagawin guys is i-testing na natin yung TV kung maging okay na ba yung picture niya. So next natin na gagawin is i-testing na natin yung TV kung maging okay na ba yung picture niya. So yun guys, meron na siyang power. At okay na rin yung picture niya. So yun lang yung problema niya guys. Putol yung isang winding ng yoke. At meron din akong nakitang kapasitor na nagli-leak.
Tapos meron ding na isang paa na mylar. So yun yung mga problema niya, guys. So yun lang guys yung problema niya. So sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So dito na lang guys.